Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Narito naman po tayo uli para sa ating panibagong project, no? Ito po yung ating power generator. Kaya pwede rin siyang tawaging power bank, no? Kaya lang sa power bank kasi usually ginagamit lang siya pang-charge sa mga cellphone, no? Pero itong power generator ay pwede mo siyang gamitin, no? Sa pwede mo siyang isaksak sa mga laptop, pwede mo siyang gamitin sa laptop, electric fan, pwede mo rin siyang gamitin sa TV. At pwede mo rin siyang dalhin lalo-lalo sa mga camping, sa mga emergency na pag halimbawa walang kuryente, halimbawa, mas maganda siyang gamitin, no? Very handy rin. At magagamit po rin siya kung halimbawang brownout. Ayun po itong nagagawa ng power generator, no? Pang emergency po siya, no? Kaya ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung ano po yung materials na gagamitin po natin para sa paggawa ng power generator. Okay? Ito po ngayon ay meron po tayo dito ng inverter, no? Ito po yung modified lang po ito, no? Pero kaya niya nang patakbuhin yung laptop, TV, pwede rin, no? At saka yung yung ibang mga electronics, no? Pero kung meron po kayong budget, mas maganda gamitin yung pure sine wave, no? Medyo mahal nga lang yun, pero mas magandang gamitin po yun. Pero sa ngayon, ito po yung ating gagamitin, yung modified sine wave, no? Okay, inverter po, no? 1,200 watts na inverter. Okay, next, meron po tayo rito. Ito po yung ating power switch. Kailangan po natin yan. And then, meron din po tayo rito ng jack, no? Power jack connector, no? Male and female, no? Kailangan po natin yan para sa power source. And then kailangan din po natin ng isang toolbox, no? Siya mga 15 inches, no? At magbibili mo lang ito ng mga 300, no? sa mga hardware, no? Yan po. Toolbox, yan po. And then ito rin po, meron tayong tinatawag na LED power indicator, no? Gawa ko lang po ito. Ginawa ko lang po itong indicator para makita natin kung full charge ba siya o hindi, no? Gawa ko lang po ito para medyo makatipid po sa project, no? Meron po tayo niyang schematic diagram para kung gusto niyo pong gayahin, para hindi na po kayo bibili, no? Ito po yung kanyang schematic diagram. Ito po yung kanyang schematic diagram. Yan po, gayahin nyo lang po yan. Okay, and then ang pinakalas, siyempre yung ating battery. Ito po yung ating battery. Ito po yung ginawa ko po. Siguro po doon sa mga baguhan lang po sa ating channel ay meron po tayong video po nito, no? Yung mga previous video ko po meron po nito. Kaya kung bago lang po kayo sa channel po natin, pwede po kayo mag-subscribe para makita nyo po yung ginawa nating battery na ito, no? Nadudun po yun kung paano po natin in-assemble po ito, no? Kaya ngayon eh ito rin po yung gagamitin natin para sa power bank, no? Bali 8 batteries siya, no? Mga ano lang po ito, mga 18 to 20 amps. Pero kung may budget, pwede niyo dagdagan ito, gawin yung 16 na batteries, mas maganda para mas doble yung amperahe niya, mas malakas, no? Mas matagal kayong malobat, no? Pero sa ngayon, ito pa yung gagamitin natin, no?
walong battery with BMS na po, no? Kaya tignan nyo lang po doon sa mga previous videos po natin, na doon po yung paggawa po nito, para hindi ko na po explain sa inyong mabuti. Okay, yan po yung ating materials na gagamitin po sa paggawa po ng power generator. Gawin na po natin, ipasa na po natin. Okay, ito na po yung ating toolbox ganina. Binatasan na po natin para explain ko na lang po sa inyo. Ito po yung binutas po natin para mailagay po natin yung ating solar charger, no? Ito po, nalagay po natin dito. And then itong ating inverter ay dito naman natin ilalagay, ano po. Ito na po yung kanyang setup. Ito po yung kanyang solar charger, binuon po natin. Ito, and then yung kanyang power indicator, yung kanyang power switch, yung kanyang plug para sa power, and then ito rin po yung kanyang inverter, and then on po natin. Ito po yung kanyang setup sa loob. Yun po yung battery. Then, paglalagay po natin ng takip, hindi po siya makikita. Yun po, yung kanyang setup. Connection na lang po yung kulang. Connect po natin, para pwede na po siyang gamitin. Ito na po yung ating ginawang project na power generator. Tapos na po natin siyang i-wiring. Ito na po yung kanyang natapos na project. Ito po. Ayan. Ayan na po siyang mga power indicator. Ito po yung kanyang solar panel charger, no? Doon po natin sinasaksak yung kung meron po tayo solar panel, pwede po natin isaksak dyan, no? Ayan po yung kanyang power source. And then ito yung kanyang switch. And then ito po yung kanyang inverter. Then may additional po tayo, ito po yung pang car charger, no? 12 volts po siya. Diyan po natin sinasaksak yung mga 12 volts na appliances natin. Pwede rin po dyan yung electric pan na 12 volts. Pwede rin ikabit dyan yung mga audio amplifier, pwede rin. And then meron siyang isang USB. Diyan po. At ito po yung kanyang setup sa loob. Yan po yung kanyang setup. Yan po yung kanyang battery. Yung kanyang inverter. Eh. Nakaano lang po siya. No? Nakabaon lang po siya. Okay, yan po yung kanyang power indicator. Ating pong ginawa lang. Kung gusto niyo pong gayahin, pwede rin po siya. Ayan. Yan po yung kanyang setup sa loob, no? Ay, hindi ko na po ipapakita kung paano siya kinabit, dahil meron po tayo mga video po niyan. Madali naman po siya ikabit. Kung meron po kayong idea about solar installation, parehas lang po siya. Kinumpak lang po natin, no? Pinaliit, para magkasya po sa isang toolbox, para pwede po siyang daling kahit saan. Pwede siyang gamitin pang picnic, pang camping, emergency. Kung halimbawa wala po tayong kuryente sa bahay, pwede po natin gamitin siya.
Yan po ang trabaho po ng power generator. No? Maganda po siyang gawin. Madaling gamitin. Portable po siya. No? Yan po yung ating power generator. No? Ngayon po ay itetesting po natin siya para makita nyo po kung paano siya nagpa-function. Okay. Ito po, titesting na po natin siya. Siguro simulan po natin sa cellphone. Ano po? Ito yung ating cellphone. Ngayon po, nakakabit po siya. Ayan, iwawala po natin. Ayan, kikita niyo po, full charge siya. Pag umilaw po dito, nasa 14 volts po yan. Pero pag umilaw itong dalawa, nasa 13. Kaya makikita niyo po dyan, 13.2 po yung kanyang voltahe, mataas. Testing po natin sa ating cellphone. Ayan po, makikita niyo po, nag-charge siya. Ayan, 44%. Ayan po, nag-charge po siya. Punta po roon. Okay. Hindi mo rin tayo nakakabit na electric pan na maliit. Ano po? Po. Nakakabit po siya sa ayan, sa likod. Ayan po. Ayan, nakakabit po siya sa likod. Ayan. Kabit sa electric pan. Sa paggamit din po ng power generator, kailangan one at a time din, no? Huwag sabay-sabay kasi baka naman maubos yung baterya, no? Kailangan na isa-isa lang, huwag yung sabay-sabay din, no? Kung siguro kung full charge na full charge, pwede rin siguro huwag lang gamitan ng malalaking mga wattage, no? Kasi mauubos naman agad yung naka-charge na power ng battery, no? Kaya tanggalin natin yung cellphone muna. Then, ito po yung kanyang electric pan. Ah, natakot po siya. Natakbo po yung electric pan. Then sa laptop naman po, no? Kita nyo po yung laptop, tinanggal lang po natin siya ng battery para makita nyo po na talagang gumagana po siya. Ayan po, tinanggal po natin yung kanyang battery. Ayan, ito po yung kanyang battery. Ayan po, saksak po siya. Ito po yung kanyang wire. Ayan po yung kanyang wire. Ito yung kanyang adapter. Ayan, papunta po yan sa dito, sa inverter. Ayan po. Po, no? Kaya si-switch natin yung kanyang inverter. Ayan, butay nyo po, kulay green na siya. Yan, meron po siyang power. Nakikita niyo po, meron na rin ilaw yung kanyang adapter, no? Okay, on na po natin. Yan po, gumagana po. Asus. Yun po, marami na po siya. Ito na, magandang tulong po niya. Ayan, pwede nyo pong gamitin. Gamit lang po ng power generator. Very handy siya. Portable. Which hand, pwede nyo gamitin. Okay. Yun po. Gumagana po yung kanyang laptop.
Ito. Okay, ito na po, oh. Gumagana na po siya. Ayan, oh. Ayan po. Gumagana po siya. Ayan po. Wala po siyang battery para makita niyo po na talagang gumagana po siya. Ayan po yun. Wala po siyang battery. Ito po yung kanyang battery. Ayan po. Gumagana po siya. Ayan. Punta po dyan yun. Iira po siya. Okay. Ayan po ang malaking tulong po ng power generator. No, pwede niyo po siya ipagsabay. Kita niyo po sa kanya, 12.9. Oh, mataas pa rin siya. Ayun, kita niyo po. Kailo pa rin yung green. No? Pagka nilagay po natin yung electric pan, siyempre medyo mababawasan. So, tumatak yung electric pan. 12.8. Mataas pa rin po siya. Yan, nakatakbo po siya. Electric pan sabay. Ito. Yan po yung ating power generator na ginawa. At sana po ay nagustuhan po ninyo. At yun po sa mga baguhan lang po, subscribe po kayo para masundan po ninyo yung mga videos po natin. Sa muli po, maraming salamat po sa mga lahat po na nag-subscribe po sa atin. Maraming salamat po sa inyo sa mga susunod pong uling mga videos po natin. Ang tabihanan niyo po ulit. Yun naman po ang mababahagi ko sa inyo. Bye-bye po.